Mismong si dating Vice-Presidente Jejo Marbinay na ang umaming tatakbo siya bilang kongresista ng unang distrito ng Makati sa ilalim ng tiketa ng kasalukuyang mayor at re-electionist ding anak na si Abby Binaya. Pero paglilinaw nito, hindi siya tatakbo para maging Speaker of the House. Kakandidato ko na para sa Congress para makapag-ipan muli para sa buong bansa naman. So hindi yung speakership ang dahilan para ako magkandidato. Sa kauna-unahang presko na dinaluhan ng dating vice-presidente matapos matalo ng tumakbo ito bilang pangulo noong 2016, umaasa umano siyang hindi na muli pa madadaya sa eleksyon sa 2019. Bukod sa kanya, tatakbo rin ang kanyang tatlong anak na si Senator Nancy Binay bilang re-electionist sa Senado at si Junjun Binay naman at Abby Binay ang maglalaban sa pagtakbo bilang alkalde ng Makati. Dahil dito, iginiit niya na hindi siya sumusuporta sa anti-dynasty bill. Ako talagang hindi ko sinusuportahan yung anti-dynasty. In the first place, bakit palalagyan natin ng prohibition yung mga qualified? Ang importante, ang kandidato ay qualified, hindi naman because of relationship. Sinagot din niya mga isyu hinggil sa Binay versus Binay ng Makati. Dasal umano niya hindi masira ang kanilang pamilya dahil sa politika. Yung politika, yun ang pinag-uusapan sa loob ng bahay namin. Yun ang desisyon niya. Aawatin ko lamang para hindi masira yung pamilya namin. Tatakbo si Jejo Marbinay sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA Party List dahil siya ang chairman nito, habang presidente naman si Senator Nancy Binaya. Sa ilalim din ng UNA, tatakbo si Mayor Abby Binaya, habang si Junjun Binay naman ay tatakbo na lamang sa ginawa nitong party list na UNA sa Makati Party List. Kabilang anya sa kanya mga isusulong sa Kamara ang mas mataas na budget para sa kalusugan, agrikultura at education sector. Isusulong din niya ang pag-review sa internal revenue allotment para sa LGUs dahil kung progresibo ang local governments, progresibo rin anya ang bansa. Kung manalo anya bilang kongresista si dating Vice President Jejo Marbinay ay hindi siya kakampi sa mga taga-administrasyon o mayorya ng Kamara. Gayunman, hindi rin siya anib sa mga taga-oposisyon, bagkus ay magiging constructive legislator siya. Ani Biko, Newslight.